Hello guys, good afternoon. Yan, so magandang hapon sa inyo. Anong oras na dyan sa inyo? Dito sa amin sa Hong Kong, nasa 5:30 na ng hapon. So ngayon ako ay kailangan magluto ng aming panghapunan. And today, gusto lang nilang kumain ng pancit. So, magluto na naman ako ng pancit. Yung pancit na may bihon. Yan, ay canton pala, canton yun. Canton, yan, ito. Tapos, lalagyan ko rin siya ng bihon ba dito, no? Bihon ang tawag mo dito. Yan, so imimix ko. Yan. So, mahilig kami sa mix na mix food. Tapos, ayan, nakakat na rin yung ating mga gulay, nakaprepare na para, di ba, madali na lang siyang matuin. So, everything is prepared. The gulay is already here. Then, ang pansasahod ko ulit ngayon ay karni din ng baboy. Tapos, lalagyan ko rin siya ng konting balls. Yan. At ang ating panggisa naman, no? Yung red onion, tapos ginger, tsaka yung aking garlic na bilog. Garlic na bilog talaga, oh, di ba? Oh, di ba? Ganda kasi itong garlic na to eh. I like this garlic talaga. Tapos lalagyan din natin siya ng Chinese celery. Yeah, yung Chinese yimsai. Restrain muna natin kasi nuugasan ko pa eh. Nakababad pala actually sa tubig. Kaya yun. So now, restrain natin ang ating celery. Okay. The celery. Yan. Mmm. Bango-bango talaga. Gustong-gusto ko talaga yung amoy nito. Pag sa pansit, no? Sarap-sarap. Yan. So, yan ang ating lulutuin for today, guys. Magpapansit na naman si Aling Kambz. Para laging parang may birthday palagi dito sa sa aming bahay. Yan. So, hanggang natin yung mga pangusap ko, guys. Yan. So, I'm preparing na. Then, we're going to cook na. So, that's it. That's it. Pasit. Ang ating pansit. Yan. So, stay tuned lang kayo dyan, ha? Dyan lang kayo at hantayin nyo ako. Ipiprepare ko pa itong aking kusina para tayo magluto na, guys. Okay guys, ngayon manggigisa muna tayo, no? Unahin natin yung karne. Yung ating pork meat muna. Lutuin ko muna siya. Ayan. Gisahin mo muna yung ating karne ng baboy. Unahin natin siya. Garlic. Alright? Yan lang muna. Ginger and garlic lang muna para sa ating karne ng baboy. Yan. So, ito, minarinate ko na to kanina ng paminta. Lagyan ko rin ng light sauce. Saka konting asin. Yan. And also sesame oil pala. Thank you.
Ayan guys, okay na siya. Luto na yung sikarni ko. So, ang gagawin ko dyan, hanguin ko muna siya. No? Hanguin natin. Tapos, yung gulay naman ang ating gigi sa afterwards. So, let's do it guys. Hanguin muna si karne. Say natin ulit naman, next pala is the vegetable. Tapos yung meatballs ko, mamaya yun para dun sa pinaka-pancit niya. Para lumabas yung lasa, mapunta sa pancit. Yan. So, hiniiwalay ko na ginigisa yung karne sa gulay. Tapos mamaya itatap lang natin yung karne. So, ngayon, hindi na natin lugasan ng ating pan. Just let it like that. And we just need to add a little more of, oil. Yeah, that's it. So, done. And let's proceed, no, to the gulay. Yeah. So, the same thing, no, lalagyan ulit natin siya ng ginger, my ginger, and my garlic. Yan, kasi tatlong beses ako magbigisa, kaya I have to divide this chopped garlic and ginger. So this one is for the last maker, together with the onion. Yan. So yun, no? Sige lang, isa lang. Itong onion na to, ito ay para dun sa pinaka-soup ba ng pancit later. Kasi nga hindi tayo gumagamit ng yung mga, pampalasa. So, bali, Irena ang nagiging pampalasa niyan. Yung pansahog na garlic, ganyan. Ginger, onion, tapos kung karne ang ilalagay mo, yun na yun. Saka toyo, ganun lang yung pampalasa ko palagi. Otherwise, kung gusto mo naman, no, you can make your own soup base. Pwede namang magpakulo ng karne ng baboy, yung buto-buto, together with with chicken, para makagawa ka ng broth mo, kung gusto mo yung ganun. Pero ako kasi water lang and toyo, ayos na kami doon. Simple taste, no? It's always the best. Sabay ganun eh, no? Alright, so done! So, andun na yung, okay na siya. Brownies na siya. Ngayon, nilalagay na natin ang ating mga gulay guys. No? So, natin na natin siya yun. Ang ating mga gulay. Do it. Ayan na yan. Sama-sama yan. Sama-sama guys. Same time. Fry at the same time, and then we can add the seasoning, yung ating salt and sugar. Yan, no, salt muna, tapos sugar, then, yan, done. Hindi siya masulong. So, kasi mas magandang gamitin. Yan. Hindi tayo maglalagay ng tubig. And just let the the water of this vegetable now will come out. Yan. Ngayon, you can also add my cabbage. Let's make it halo-halo. Lagay natin yung ating karne sa taas. At atin siyang
tatakpan. Lalagyan ko siya ng ano, konting toyo after this. Pan muna natin siya. Ayan. So, nag-water din, no, yung gulay. Ayan. Daming gulay ng aking pansit na naman. Okay, so yeah, nag-water yung ating so, naliksan natin yung kanyang pork. Takpan pa natin siya ng isang beses. Let it cook for 1 to 3 minutes. Yan, para hindi ganong lutong-luto yung gulay. Let's wait for 1 to 3 minutes, guys. So, ayan guys, ready na siya. Ready na to, guys. So, luto na yung aking gulay. Okay guys, so third part na ito. Ito na yung huling gisa natin. So, lagyan natin ulit ng oil si pan. Yan, done. At i-design naman natin ngayon yung bowls. Tsaka lalagyan natin siya ng Chinese celery. Yan. So sa panghuli, dun natin ilalagay yung sibuyas. Yan. Ito, lalagay na natin lahat ito. So bali ito na yung ano, pinaka-soup base natin sa ating pansit, no? Yan. Yan na yung pinaka-seasoning niya. So, meron tayong toyo. Yan, no? Half, ano, bowl of soy sauce. Light soy sauce po ito, hindi po ito makalat. Kaya, kailangan ko pa rin lagyan ng asin at saka asukal. And also, yung ating black pepper. There you go, black pepper. Pang last po yan, tsaka ito. Yan ang ating pang soup base. Alright, so mainit na si pan. Lagay na natin yung ating ano, design na natin yung ating garlic at saka yung ginger and also the onion. Lalagay na natin lahat sabay-sabay. Sama-sama ang lahat. Yan. Pagsabayin na si bawang sibuyas at si garlic. Yan. Para daw sumarap ang luto, kailangan ay awitan mo. Sabi ng mga matatanda. O, diba? Yan. Smells good. Smells terrific. Yan. Lagyan na natin yung ating mga meatballs. After that, and then we can also add the celery. The Chinese celery. Sabay-sabay lang yan, mga kabayan. Mga kapamilya, mga Kambz Kusina. Yan. Diba? Nalang yung ating cooker, yung ating pan, medyo maliit. Pang aapaw na naman ang aking ano, sahog nito, sa panty. Bagay, hindi naman masisira ang gulay. You can keep it and kung talagang marami siya, no, pwede mo naman itabi. Tapos, you can cook that again for the next round ng pancit. So,
ba? Yan. So, yan. Ayan. Malamunay ka na ganyan. Tapos, atin nilalagay na ang ating asukal at asin. Pagsabay-sabayin na yan. And also, the paminta. Sabay-sabay na. Let's stir it. There you go. Bingo. Bango-bango ng ating celery. Wow. Smells good. Kaya, ano, sinasama ko yung celery sa aking parang pang soup base niya. Para talagang lumabas yung kanyang lasa. Hindi ko siya nahalo dun sa gulay, sa first part, no? Ah, second part pala. Yung second part na panggigisa natin ng bread. So, ngayon, we can add the soy sauce. After your soy sauce, as you can see, no, kung makita mo bakit ganyan ang kulay ng aking tubig. Actually, this is merely a hot water. And a while ago, as you can see, diba, nung niluto natin yung gulay, yung nagtubig dun sa gulay, kinuha ko, inad ko dito. Kaya, yung kulay ng water is ganyan po. Alright? So, inagay na natin siya. Okay. And then, tatakpan natin. At, ayan mo lang siyang kumulo ng kumulo para lumabas yung lasa nung mga sinahog natin dyan. Then, after that, pag kulong-kulo na siya, doon natin ilalagay yung sipansip. Alright? So, wait for a while and see you in a bit. Alright? So, ganun na. Nalagay ko na yung ating pansit. Tingnan natin yung ating canton. Yan, si canton. Si canton muna ilalagay natin. So, pakihimus lang si canton. Kapag hindi maganda yung canton ni Aling, ni Aling Kambz Kusina. So, canton ni Aling Kambz. Mixed canton at saka bihon. So, anong tawag doon? Bihon. So, ang ating meal for today is bihon. Aling Kambz, bihon. Mixed bihon at canton. In short, bihon. Yan si bihon. So, ipatong na rin natin yung dalawa lang yung nilagay ko. Hindi ko nilagay lahat. Itong si Bihon. So, let's put Bihon on the top. Yes, yan. Muna natin. Takpan lang natin ng konti. Para ma-absorb yung water o yung kanyang sauce. Yeah.
Nilagay ko yan gulay niya sa taas. Tapos natin yung bench niya. Kung makikita ninyo, yung kulay eh medyo dark, it is because of ano, toyo. Minix ko kasi yung light sauce saka dark sauce po. Pinagsama ko. Kaya yan. Makikita mo yung pancit, no? Medyo a little dark in color. Okay, so yan. Pwede lang ilagay yung kanyang veg. Pwede na tayo maglagay ng vegetables. Yung ating gulay is super dami. Ang aking nailuto. Look at that, oh. O, diba? Ang dami-dami. Dami niya, no? So, kukuha lang tayo dito sa ating gulay. Lalagay natin ng tanggay. Ayun na, magtatap na tayo ng gulay. Siya ay maluto. Ganun lang. So, add a little more cabbages. Pancit. Pwede lang ano, dessert. Yan guys, luto na si pancit. So, hindi natin nilagay lahat yung gulay, no? Kasi super dami yung gulay natin. So, this is ready to serve na. Luto na po. Yan. So, yan ang ating masarap na ano, biton. mix canton at saka bihon, no? So, it's Aling Kambz Biton. Yan. So, thank you for watching once again. Yan. Hope nagustuhan po ninyo yung ating biton. Yan. So, please, ano, pakisubscribe na lang po dun sa mga hindi pa nakasubscribe. And to all na nakasubscribe na, maraming salamat po. Thank you so much. Yan. So, God bless everyone. Thank you and bye-bye for now.